Magandang araw, Kabola. Ang isa nga po sa pinakamalaki ngayong pinag-uusapan po na news sa PBA Basketball Universe is ito nga pong pagsali po ni Terry Ravena sa Japan B-League. At siya po ang naging kauna-unahan po na Asian import po ng liga po na yun. So ito pong rule nga po ng Japan na nagbigay po ng oportunidad dito kay Terry is they are now allowing po teams na mag-sign po ng isang Asian import maliban pa po dun sa mga foreign imports po nila. So ito po yung way po ng Japan B-League na parang makapag-expand po ng kanilang power sa basketball po dito sa Asia. At naging isang malaking usap-usapan niya itong pagsali po ni Terry Ravena kung saan na-intriga na rin po na mag-offer itong ibang franchises po sa Japan B-League. At ang isa nga po sa mga sinusubukan po ngayon i-contact ng mga teams is itong si Calvin Abueva. So nag-post nga po itong si Calvin Abueva na meron daw po gusto makipag-usap sa kanya through a friend na isa nga po sa mga representatives po ng franchises po sa Japan. Now ito po ay kinumpirma naman po ni Calvin Abueva pero nang siya po ay matalong, ang kagustuhan pa rin naman daw po niya is magbalik po sa PBA kasi ito po yung gusto-gusto niya talaga mangyari. Gusto niya pong maayos muna yung mga kalokohan siguro na ginawa niya po sa PBA. And I think ito rin talaga ang mas preferred po niya na paglaruan. Hindi niya talaga plano po na maglaro sa international leagues pero hindi niya rin po inalis yung posibilidad po na kung tuluyan na pong hindi po siya makakalaro sa PBA, baka talagang i-consider na rin po niya ang pumunta po sa Japan B-League. Kasi of course, hindi po niya napapakain ngayon ang kanyang pamilya kasi suspended po yung kanyang salary from the PBA. Ang pinaka-main po ngayon na source na kanyang income is through his restaurant po na baka gusto niyo pong i-visitahin. Now, hindi lang po si Calvin Abueva actually ay naka-receive po ng offer. According dito kay Snow Badwa, interested din daw po itong mga taga-Japan dito kay Terrence Romeo. No? Matanong mo siguro bakit po interesado sila kay Terrence Romeo. Maalala niyo po ba na nag-boom po dati ang pangalan ni Terrence Romeo dahil sa kanyang performance po sa mga international league, lalong-lalo na po noon sa Jones Cup kung saan may isa pang Taiwanese courtside reporter po na inas siya kung pwede daw siya po yung makanyang maging Juliet. Because of course, very tantalizing naman po talaga itong estilo po ng isang Terrence Romeo. And his skill level is really high din po. Kaya hindi nakakagulat na maging interesado po sila dito kay Terrence Romeo na ngayong taon eh, magiging 28 years old pa lang po. So batang bata pa po ito kumpara pa sa isang Calvin Abueva. Pero both Calvin Abueva and Terrence Romeo eh, medyo mahaba pa po itong mga kontrata. Si Calvin Abueva po, may 2 taon pa po sa kanyang contract. While Terrence Romeo, mag-i-start pa lang actually itong kanyang 3 years contract. Now, hindi naman po yan ganun kalaki po na sagabal kung talagang gugustuhin po nilang i-accept itong mga offers. Kasi meron din naman po yung option yung teams po ng Japan na i-buy out po yung kanilang kontrata. Tulad na lang po ng ginawa noon ng talk and text sa kontrata po noon ni Jason Castro with the Singapore Slingers. So ano pang ginagawa po ba sa pag-buy out? Simple lang naman po, parang babayaran po nila yung current team po ng player ng amount, depende na sa kanilang usapan, para po papakawalan or masupersede po yung kontrata po ngayon ng player na dapat na currently po is taking effect. At mukhang interesado naman po na mag-buyout kung sino man po yung nag-offer kay Calvin Abueva kasi napakataas po nitong kanyang na-offer po sa kanya. Kung titignan nyo po itong tweet po ni Snow Badwa. So kung maalala nyo po, ang maximum contract po sa PBA is $420,000 po ito for a year. Sabihin mo na, pag i-compute po natin yan using 50 pesos a dollar po, that is 7.5 million. Malaki-malaki po yung diferensya. So kayang-kaya po nitong i-buyout yung kontrata po ni Calvin Abueva sa Phoenix Fuel Masters. Now, other than these two popular players, may isa pa po na nabigyan daw po ng offer. At ito ata para sa akin ang pinaka-interesting kasi he has the size to be much more impactful sa international game. And that is of course, Raymond Almazan. Actually, hindi lang size yung meron nito. Si Raymond, meron siyang length. And meron siyang athleticism, I think, to be really effective and to be even a starting caliber player po sa Japan B-League if given the opportunity. Kasi kung hindi nyo maalala po ang laruan po nitong si Raymond Almazan, meron po itong 3-point shot. At kaya-kaya rin din po ang protektahan yung bola. And in terms of physicality, kaya-kaya niya po makipagsabayan din po. Now, according naman po sa kwento nitong si Raymond Almazan, ang nag-offer po sa kanya is a player, si Sam Sawaji.
Sabi niya po dito sa daw po siyang professional basketball player ng Japan. Now siya po yung nagsabi na may interest po, may interesado daw po sa kanyang kumuha. Pero ito po ay tinurn down po nitong si Raymond Almasan, which is naiintindihan naman natin kasi just like Calvin Abueva and Terence Romeo, may kontrata din naman po itong si Raymond Almasan. Pero still, nasasayangan po ako sa opportunity na makita sana natin na magpakita ang gilas itong mga Filipino players po sa ibang international league wherein the quality of play po is mas mataas. Kasi meron pong mas maraming imports na involved or foreign players. And knowing that it is in Japan, they also have more facilities, more capital po to pay coaches, trainers para mas ma-improve pa po yung mga skills po ng tatlo pong ito. And this Calvin Abueva, Terence Romeo, and Raymond Almasan, importante po silang cogs ng ating national team. So malaki po sana may tutulong ng kanilang impact develop kung sila po ay mapunta po sa Japan. And I do believe this will also pressure po the PBA to finally improve, to finally expand as a league. In short, I'm one of the many Filipino basketball fans hoping na may mag-follow pa po ng footsteps nito sa third year Ravenna. Ikaw ba, Kabola? Gusto mo po ba na may mga iba pa pong Filipino players na pumunta po sa Japan B-League? Comment lang po sa baba.